kailangan nila sumuntok. Oh. Hindi na muna sila kapit sa ropes. Pero kung Lancelot to yun, no? Kaso Lancelot okay sana eh. Sayang. Pero di ba may sinabi nga dun sa naisusulat? May isa pa. Kaso may isa pang pang-counter. Kaso sa playoffs pa yun. Baka Benedict's yun. Nasa pero playoffs pa kasi yung makikita. Playoffs pa yun makikita. Naisusulat. Eh, no? Hindi pa kasi playoffs ngayon hindi eh. Hindi pa playoffs. Oo nga, no. So titignan natin kung eto na ba, mga kaibigan, ang naisusulat. Pinili dito ng Blacklist ang Roger ni kaibigang Wise at si Venus na. Ito yung ano eh, Venus din na miss natin eh, yung Venus mage na oo. Talagang kumikil eh. Maganda ang siege potential ng Blacklist International. Tapos yung sinasabi ng ating O-Headward. Yung O-Headward. Na double side lane technique. Double side lane technique. Eh. Totoo ka. Kumbaga, comfort na 'to eh. Oo. At eto na oh. Ay nako. Papakitaan tayo ni Eason, pare, ng bumabox out na Angela. Oo, oh, kanina, kuna jutsu. Ngayon, sanib. Sanib technique. Pero eto na, sinasabi natin, vintage friend. Carl Tizzy. Edward, hindi ka muna makaka-first blood. Dahil sabi ni Carl Tizzy, magsiset up na kami para sa turtle. He will now go to the Kramer. At level 4 na siya after 20 seconds na to, Wolf. Ang naging problema para sa Blacklist International, inallocate nila si Eason dun sa may bottom lane para sagutin si Ribo. Si so Ribs. Sabi ng Bren Esports, uy, si Edward mag-isa na yan sa top. Kahit anong mangyari, kahit pagbalibalik na Ribo, wala pang sanib yung Angela, kaya mabibigyan talaga nila yung pakito sa top lane. Totoo. At saka ang galing din ni Flap, nag-ano siya kaagad. Nagpa-level 2 siya kaagad doon eh. Para lamang siya eh. Hindi na mapapatay agad ni Edward yan kahit naka-execute siya. So now, Bren, they know na lugi sa level ang Blacklist International. This is the same situation nung game number 1. Na lumalamang ang Bren pagdating sa early. Let's see kung paano mag-a-adjust ang Blacklist. Mukhang mag-i-invade si Cartesi. Pero hindi na. Mm-hmm. Yeah. Ang tricky kasi para sa side ng Bren Esports is kung hindi nila nagawa yung early lead na yon, lalong-lalo na kay Edward na may pakito, kayang-kaya sila nakawan eh. Imagine mo, ano siya eh, si Omay Venus ay isang Eve. Yeah. Kaso hindi rin siya level 4. Kaka-level 4 lang ngayon. Imagine kung meron silang pakito tapos real world manipulation, ang taas ng kanilang turtle control eh. Totoo, no? At ang dami rin kasing ano ng Blacklist, ang daming burst. Oo. Potential, ang dami nilang option din talaga dito. So sa Bren, medyo patience virtue din sila eh. Patience game din sila dito na chillax muna. Oo. Hintay lang din tayo ng mga levels. We're now resetting the game. Yung Lord ay Turtle pala ay 67 seconds pa lalabas. So ngayon, protektado muna yung mga sidelanes. Sidelanes na talaga, no, Wolf? Oo. Yung control na ginagawa ng dalawang teams. Yung mid lane, iiwan mo lang. And I think... Si Few, yung nangyari kasing 1v1, Few na Louis versus the Eve. Medyo lalamang isa Louis kasi may kill threat ang isang yung Louis. Louis. Totoo. Sanib para kay Eason dito. Inaabangan ng Bren yung timers ng purple para walang purple ang Blacklist pagdating doon sa turtle fight. Tignan mo si Elasty, tinambayan niya na. Oo. Yung bush na yan, hindi niya na pinapagalaw si Oheb. Alam niya kasi na pwede siya pasukan eh. Oo. Meanwhile, pasok ngayon si Carl Tizzy. Meteor Shower coming in. Here we go. Ito oh na yung dodge up, pero dodge moss mula dito kay Oheb. Flicker Nation lang kay Oheb, pare. Si Lasty pa ang nawala. Doon pa tayo nakakita ng isang napaka-mobile na pagkakagamit. Ang ganda na nung abang ng Bren Esports yung sandwich move nila eh. Kaso na-outplay sila ni Ovid at Flicker. Siyempre, yung Blacklist International, ang maganda sa ginagawa nila palagi, pag may nabibigyan sa mga side lanes, ang bilis ng respo din eh. Totoo. At saka kung iisipin mo, yung Flicker din kasi ni Ohib doon, akala ni Lasty, sa bush siya magpi-flicker. Mm-hmm. Pero yung flicker niya, pataas. Oo. Kaya na napaiba ng galaw si Lasty that time. Nice outplay. Para kay Oheb. Lamang pa rin nga lang ang Bren Esports. At pinapwesto na lang din nila yung Turtle. Do take note, mabilis mag-take ang San Benedetta. Lalo na dahil mataas ang kanyang farm sa ngayon. Hindi na nga nag-alecto. Hindi na kinailangan yung alecto kasi easy turtle take na. Yeah. Almost 2,000 gold lead para dito sa side ng Bren Esports. Few now having the Enchanted Talisman. So only dispersion na to sa gitna. And maglolokohan lang muna ang gitna. Kailangan natin mag-focus muli sa mga side lanes dahil wala na ang
at Rich Shields. So, magdedepende na sa ating mga jungle kung saan mapupunta ang Gera Wolf. Uy, parehas ang plano. Grabe, parehas nga ang plano. Pero ang ganda nung check ni pag-check ni Few. Yeah. Dun sa bush na yon. Yeah, o nga, no? Pwede mo rin kasi gamitin yun eh. Pang-check. Oh. Pero ngayon, eto na yung real-world manipulation. Napapasok mag-isa si Wise. Habang nandoon si Eson, iba yung synchronization ng Brendon High School. Oh. Mula sa Bren, tabi-tabi. Dito, sina kaibigan Carl Tizzy. And man, Bren now owning Blacklist Wolf. And yung tinakilan din nila, yun na, na-perfect na nila yung abang. The pincer maneuver mula sa Bren Esports. Iba, si Sandwich, pare. Sandwich method. Sabi ni Lasty, hindi mo na pwedeng maulit yun, Oheb. Kung ano, pull me once, shame on you. Ay. Tama, shame on you. Tama. Pull me twice, shame on me. Tama. Pull me thrice, di na mangyayari. Di na mangyayari yun. Oo. At basag na yung Torre sa baba. Open na naman ang Turtle. Dito mo makikita yung macro movement sa Bren eh, no? Yung pag may call talaga na pasok si Carl Tizzy, nakaabang na kagad yung Handay. Dalawa na kampi niya. Yung damage ni Oh My Venus dito sa may mid lane kanina, hindi pa ganun ka-threatening kasi 6 minutes pa lang wala pa siyang item. Tingnan mo si Ribo. Oh my. Ulti ka? Sige, ulti rin ako. Ulti rin ako. Oh my. Mas masakit ako. Basic target practice. Oo. Para kay Ribo dito. Kahit nakapikit ka, makita mo lang yung ulti nung ano, pwede na eh. Pero ngayon, here we go. Bren once again. Picking off Blacklist International. Again and again. Sacrificing this. Naku, nahuli ni Kuya Ribo. Ribo. Oh, yun ang ginagawa niya dyan. Ribs. Oh! Kamuntikan pa para kay Ribo doon. But Wise will secure that turtle. Yun na. At ito pala yung setup. Oh, oh no. No. This is looking like vintage Bren. Kaibigang Wolf. Tuloy. Triple sandwich na naman. The triple sandwich method. Quadruple pa. Tingnan mo yung mga abangan niya. Parang mga LRT station. Hindi ka nakakuha dito sa Santolan, sa Legarda nila kinuha. Dere-derecho. Kung baga, dadaan siyang Kubaga, dadaan siyang Gilmore, doon siya sa dulo. Ang daming naka-reserve. Ang daming stasyon. Ang daming stasyon. Sabi ni OM, teka, tigilan nyo na ako kanina tayo. Kung baga, parang sabi dito ng Bren, hindi kita titigilan when she comes eh. Kumantay, na nag-tiktok eh. Palitan ng ulti. Ginagawa ni Ribo pag nag-ultimate si Wise, sige, I see you, may finish. Try ko rin kill. Oo, sandwich uli, man. Ito na yata yung kwento ng Bren. The ultimate Bren sandwich. Oo nga. ang ating nalalasaan ngayon sa ating game. At hindi na nagiging effective dito yung sama-sama pwersa ng Bren. Kasi sabi ng Blacklist eh. Kasi sabi ng Bren, hindi sila pwede na magsama-sama kasi napipitas na sila. Nung one by one jutsu na sila dito, Wolf eh. Forcing errors sa movement. Kasi kinakailangan mag-farm yung OM. Maintindihan mo yun. Ito si Wise. Wow. Biglang apat yung mga members ng Bren. Kasi kailangan niya mag-farm eh. Wow. And do take note, kapag nagtitake ka ng mga buffs mo, naririnig ka ng kalaban pag nakinig sila ng maigi. Alam ng Bren Esports dito, si yung Lasty dapat Maki. Gawin. At tignan mo. Ay, men, ibang klase. Yung pag-guardia dito ni Lasty tsaka ni Flap TZ. Yan yung tinatawag na smart position. No? Malapit doon sa smart logo. The ayan smart o, position. The smart position. Ang talino mo doon, Wolf. The smart position. Para kay Lasty. And man. Diyan sila bumipwesto kung dati si Lasty, di ba, Alcufra. Diyan din bumipwesto sila Raflesha. Diyan sila bumipwesto. Oh, basta pag nandyan kayo, guys. The smart position. At ngayon, look at that. Walang damage output ngayon. Ang Blacklist International. Bren Esports. Baiting out the real world manipulation. Ribo, uy. Gamit na gamit yung meteor shower na nakawan pa ng purple buff. Malakosay. Pero alam mo yung malaking problema dito, yung Bren Esports kinukuha na ng buffs yung Blacklist International. At kahit sa early stages, kailangan ni Wise yan. Oo. Eventually, kukulangin ka ng mana kapag ikaw ay ano. Well, kasi nga eh, naisusulat nga eh, may isa pang pang-counter sa Roger ton eh. Baka eto na yun eh. Hindi pa playoffs pero sabi ng Bren nabasa na nila yung next na kabanata eh. Oo. Eh alam naman natin ang Bren Esports ay medyo na-influensyahan ni Doggy. Ay oo, totoo. Hoy, ay nagkano nag We are electric. Oo. Ibang klase ang Bren Esports dito mga kaibigan. Bawal na mag-buff ngayon si Wise. For the first time in forever dito sa MPL Season 7, unti-unti na nilang na-decode
ang Blacklist International. Ito na ba yun? Ito na ba yun? Pero ito na ba yun? Bren Esports, sila yung nakapag-comeback kanina, kaya kailangan pa rin nila mag-ingat. Naman si Lasty. Bren Esports now. Sumugod na ngayon. Pasok si Ohev dito. Ay! Let's see. Dahil kalahatin buhay ng turtle. Pero oh, may Venus na mumula. Ina-atake lang siya ni Lasty, pare. Pero mawawala ngayon si Flap Tizzy. Masyadong naging malalim ang Bren Esports. Mapapagamit na lang si Few dito ng kanyang rotation as Bren will just back off. Wala silang makukuhang tori dito, Wolf. Nakakatawa yung ginawa ni Lasty. Inaispaman lang yan ng shields eh. Si Oh My V, ang mahirap kasi kapag eat ka, tatayo ka lang eh. Oo, tayo. Rampa ka eh, rumarampa ka eh. Oo, si Venus mahilig rumampa din eh. Pero mahilig din kasi siyang pumose. Ay, hindi kasi, ano yan, yung pag-budget, yung sasagot ko na sa tanong. Oo, ganun yun pag nag-ultimate ka sa aim. Ako nga pala si Oh My Venus, kumbaga mula sa ano. Oo, kinulit-kulit siya ni Lasty. Oy. Si Lasty parang yung pinsan mong bata na makulit, yung kuya. Kinuya-kuya niya si Venus, hindi tuloy nakapwesto yung Blacklist. Pero napag-defense yung Blacklist, yung problema sa Bren, dapat nakuhaan sila ng kill, tapos walang nakuhaan tori yung Bren. But do take note, Manjin, first Lord lang yon at pre-12-minute Lord yon, which means na malambot talaga yon compared sa dati. Yung mga first Lord dati, threatening na sila, pero ngayon kasi, mas threatening yung mga Lords na 15 minutes onwards. Oo, man. Pero tignan mo ha, Bren pa din. Tinatrap na nila ang Blacklist International. Extended yung quarantine ng Blacklist International dito sa kanilang base. Hindi rin talaga makadamage yung Blacklist kasi kung iisipin mo, si Venus lang yung kanilang ano eh, AOE plus spammy. Kaso ang ginagawa ng Bren, inaabangan lang nila yung Eve. Natuto na kasi sila nung week 1, natalo din dito sa Eve eh. Natalo din dito eh. So, nireview nila, sabi nila, ganun lang pala gagawin sa Eve. Baksa lang. Sugurin mo lang, kulitin mo lang. Oh. Psycho. Edward ngayon, hindi tumama, hindi nag-proc yung rotation vacuum. At iba yung abang ng Bren dito. Grabe, ayaw na pag-formin si Wise. Si Wise, wala. Kung gaano kayaman si Wise kanina nung game number 1, ganun siya kahirap ngayon. Ito na ba yun, Wolf? Anong klaseng code ang nililista ng Bren ngayon, pare? Wag hayaang mag-farm si Wise. Tsaka nag-react talaga yung very commendable dito from Bren Esports. Nalaman nila na si Angela ay nag-rotate dun sa may bottom lane, aka yung gold lane. Tapos nakita nila, pwede nating bigyan yung top lane. Si Flap Tizzy, binawasan niya si Edward, tapos nandun na si Carl for the kill. At dahil na late mag-level 4 si Paquito, free turtle sa Bren. Tapos dire-diretso na yung pag-take ng objectives ng Bren. Kumbaga sinimulan nila by adjusting to what Blacklist is doing. Yeah, man. And ngayon, Bren Esports, ito na yung tinatawag nating freezing of the lane. Tama. Hindi na, hinahayaan na lang nila ngayon yung Blacklist na lumabas. Ay, ang sakit! Sakit! Pumasok kayo dito sa Edson, but Wise, mabubuhay ka pa! Tunawi! Yung buhay niya dito, mapapabak na lang habang si Flap Tizzy nandito sa bandang gitna. Wala nang sanib, reward manipulation. Walang sanib, walang mga ultimate ngayon ng Blacklist. Bren! Kamunti ka makapitas pero disiplina mula sa Bren. Ibang klase. Heart of the champion talaga, Wolf. Tinawag ni Wise si Kuya Ezol. Sabi niya, Kuya Ezol! Tulong! Ribo, mga kaibigan. Di nagtitipid si Doc Ribs eh, no? Hindi talaga, the ultimate bad boy. Kaya nga siya, Doc Ribo eh. Kumbaga, alam na alam niya yung sagot sa... may lunas. May lunas eh. May nakumpleto na niya yung double wand. Tsaka may Divine Glaive siya. Makatina yung damage ito. Hindi siya nag-defense. This time, hindi na ang durance ay nakay Louie. Hindi katulad previous game na tumagal yung damage ni Ribo kasi kinailangan niyang mag-durance. Oo. Dito yung naka-durance si Louie. Tapos may anti-heal din kasi si Baksha. So, hindi na nila kailangan na sobrang anti-heal. Oo. Benedetta, hindi na kailangan mag-deadly blade. Mag-deadly blade. Man, hindi pa pala namamatay si Ribo at si Carl Tizzy. Ito na yung drawing ng Blacklist. Si Pew ang main target ngayon. Ni Edward, makakuha sila ng isang kill. Pero look at the bottom side. Si Oe, binatake ang Lord. But that is a monster kill. Mula kay Carl Tusok. Makukuha dito si Edward at dalawa na walang tore sa side ng Blacklist. Wonder what Oheb will do. Meron pa rin siya flicker.
Okay, mapasok si Carl Tizzy ngayon. Pasok pa rin si OF dito. Mapapadash out si Carl Tizzy. Napalapan na lang. Revo is still alive. Last team, makunad na din. Sabi ni Flap Tizzy, ako din. Carl Tizzy, mapapadash in. OF, mapapagamit na lang ng kanyang Flowing Blood out. Pero ayon yung Electo Final Blow mula kay Carl Tizzy. Walang nagkapatayan, but it is still Brent trapping Blacklist International in their base. Ano ba? 10 minutes ng ganito eh. Bawal talaga lumabas sa Blacklist. Naman si Revo talaga. No hesitation, no hesitation whatsoever. Play. You have to be careful for Blacklist. Hindi sila pwedeng magpa-bait sa mga ginagawang antics ng Brent. Kasi yung Brent Esports, ang gagawin lang nila, maghihintay ng pagkakataon. Actually, si Fume meron pang ulti, so pwede rin sila mang gulat. Pwede sila mang psycho nun, Louie. Oh, you know, si Revo. But remember, ganito din yung sitwasyon ng game number 2 kanina kung saan na-trap ang Brent. One wrong mistake. Ang taas ng lead ng Brent, 12k. Kaso kasi kung iisipin mo, walang EOE yung ano eh. Oh, Blacklist, pasok si OF dito. Naku, nag-grow siya sa player. Napag-abit siya ng Winter Truncheon. Pero eto na ba ang hinahanap ng Blacklist International? Habang nandoon lang sa gilid si Pew, pumupew-pew-pew lang ng kanyang mga dispersion, wala pa rin makukuha ang Brent Esports. Walang nagkamatayan, in fact. But that is the play already mula kay Ohem na wala na yung Flicker and Winter Truncheon niya. So ang gagawin ng Brent, mag-heal up na konti. Si Lasty gugulong pabalik sa mid. Round number 2, mas lalamang ang Brent dahil wala pang ulti si Edward, wala pang sanib si Eson, wala pang Winter Truncheon at Flicker si Ohem. Kailangan na lang nila yung mga magagandang real world manipulation dito ni Venus. Definitely makakuha sila ng isa. Few is down. 44 seconds down. And yun yung pwesto na inaanap ni Venus na hindi siya natatarget ni Revo, hindi siya natatarget ni Lasty. Naganda nung adjustment ni Omay Venus. Alam niya yung strike ng Brent. Oo, ngayon sabi ng Brent, kailangan na ulit lupapan. Mapapagamit ang final blow dito. But Revo, from the back, Meteor Shower, Mr. Bad Boy, dumidrift dito sa kanyang Chang'o. 19 seconds si Pew, pero 44 ang kanilang mga kalaban. Habang kalaban pa ngayon, si Carl Tusok. There you go, godlike. At nawala na si Roger Tall. 5-13. Yun na ba ang katapusan? Ito na ba, Wolf? Unti-unti na bang madedecode ang Blacklist International? Revo! What a play! What a play! The flank is real! Sabi ng Brent, control, alt, delete! Brent Esports breaking the code! And this winning moment is brought to us by Master! Sikreto ng mga gwapo. At ang tunay na gwapo ngayon, ang tunay na kahanap ng sikreto, ay ang side ng Brent Esports. What a recovery! Mula dun sa kanilang dapat pagkatalo na nung game.